Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video we're gonna do a tutorial, a very short tutorial about on how to put a subscribe button in our video. So guys, let's start. So let's open Filmora. This is the main section of Filmora, guys. I will import some of my files, media files, guys. Ayan. So, maghahanap lang po ako ng picture. Picture na lang, guys, ang ilalagay ko para mas madali. And then, up tayo. Medyo gangster ang dating. Ayan. Gangster. So, ayan guys. Lagyan pa po natin ng wait. So, ayan. Lagyan natin yung picture namin ng aking asawa. And guys, ayan na yung mga in-import kong mga files. So, before we start guys, kailangan po natin pumunta sa Google. Maghanap po tayo ng ilalagay po natin na green subscribe button. So, ayan. Mag-open po tayo ng isang tab and pupunta po tayo sa YouTube. Papakita ko lang po sa inyo guys kung paano ko po siya dina-download at paano ko siya i-apply. Kasi meron na po ako na-download before yung mga ginagamit ko guys. I just wanna show you on how na kung paano siya ganun ka kadali gawin. So guys, always remember po guys, ang kailangan po nating hanapin is yung no copyright po, kasi kapag na alam niyo naman po pag sinabing copyright, baka mamaya guys, madimanda po tayo pag wala pong ganung label po ang ginamit natin. So, always gamitin po natin yung no copyright po ang meron nyo. Kumbaga sa no copyright, libre po siyang gamitin. So, yan. And, I usually, ginagamit ko po yung Maxi lang po guys, kagaya po nito. Para hindi po siya hassle maglagay ng intro or ng subscribe button po sa ating ini-edit. So, ito na lang po guys ang ating gagamitin. So, ang gagawin lang po natin guys, i-post ko lang po guys. Ayan. Pipindutin po natin tong share. Tong share na to guys. Lalabas po kasi dyan yung link. So, yan yung link guys. So, ayan. Ika-copy lang po natin or kung pwede naman po siyang pindutin ng copy, pwede rin po siyang pindutin ng control C. So, pupunta po tayo dito ulit sa taas. So, mag-open po tayo ng another tab. So, hanapin po natin si YouTube Converter. As you can see, guys, nasa history na ng laptop ko or ng net ko. So, open lang po natin. So, ito na po yung sekreto pa paano po ako nakapag-download ng MP3 tsaka MP4 po. Yan. So, guys, ayan na din. Control B para mag-paste. So, may dalawang option siya guys, MP3 tsaka MP4. So, ang tong link na to is MP4, why MP4? Kasi ano siya guys, song with video. So, multimedia. Ang multimedia kasi malawak po ang connection niyan. So, ayan guys, MP4 po ang pindutin natin. Ayan, MP4 and convert. So, guys, yun, lumabas na siya. Hindi po, wala po tayong gagalawin dito na part, guys. Dito lang po sa tatlong options na to. And ang options ay download, Dropbox, and convert next. So, dito po tayo sa download. Yan. And then, as you can see, guys, meron ito toto sa may, sa may gilid. Ito na po yun. And then, since meron na siya, isarado na natin itong mga ibang tab. Kasi masyado na po siyang madami, ayan. So, minimize na po natin. Balik po tayo kay Filmora. Ayan, guys. Then, i-import ko na po yung aking dinownload, guys, na yung, subscribe button po, guys. So, ito na siya.
Then open. So, testing lang po natin kung gagana siya. Ayan, gumagana guys. So, ibig sabihin successful yung ating pag-download. Ayan po. And then, ang gagawin lang po natin guys, lagi pong mauuna dito. Or depende naman po sa inyo guys kung anong prefer nyo na saan nyo siya ilalagay. Sa intro, sa middle, o sa outro. Kahit sa kung saan nyo gusto, po pwede po guys. Ang tinuturo ko lang po is paano siya madadownload at paano siya mai-apply. So, ganyan guys. Then, mag-drag po tayo ulit. Drag po na natin sila lahat dito. Yan. Yan guys. So, lagyan po natin ng konting transition to para medyo maganda po yung kakalabasan ng ating ini-edit kahit na ito po very short lamang. As you can see guys, marami po siyang option sa transition. Makikita nyo po dito sa main option po ng Filmora is marami po siyang option. May media, audio, titles, and transition, effects, elements, split screen. Yan po yung mga laman nila. And bawat pindot po yan, maraming options po. So, ayan guys. And then, paborito ko po kasi itong transition na to. Yan. And then, eto na lang. So, silang dalawa na lang po ang ginamit ko. And then, play po natin. Ayan guys. Ayan po. Ayan na po. Guys, tapos na po yung ating ini-edit. And, lalagyan ko lang po siya ng titles, guys. Or, lalagyan po ako ng end credits para medyo maganda-ganda naman po ng konti. Hanap lang po tayo, guys. May mga libre po dito na andito na. Kailangan na lang natin siyang i-edit. I-play ko muna, guys. Ayan. Medyo in-smooth lang po yung yung kanyang sequence po. Ayan. And then, ayan na. So, ayan guys, balik po tayo dito sa titles. Ito po yung end credits po niya. Ito po, pwede nyo po, kapag i-edit po natin ito, kailangan po natin pumunta rito kasi lalabas po ito dito. Ayan. Kunwarang ilalagay po natin is, caps lock po natin. Thank you for watching. Yan. So, as you can see guys, ito po yung font niya, ito yung font niya, ito po yung mga size niya, and ito po is mga bold, yan, italic, ganyan po, ito kompleto po siya, then ito po yung preset. So, ito po guys, gagawin ko po siyang malaki. Control Alt para mag-highlight po yung pinaka-word niya, then ito po pupunta po ako sa size niya. And then, pipili po ako ng medyo malaki-laki ng konti. Ayan. So, as you can see guys, lumaki siya. And then, pwede po ako maglagay ng pinaka-preset niya or style niya po. Ayan, naging kulay dilaw po siya guys. And ito pa po guys, tuturuan ko pa po kayo kung paano maglagay ng animation. Ayan. So, pag pinindot ko tong wavy style na to guys, tignan nyo po itong pinaka-play screen po niya. Gagalaw po siya guys. Yan. Diba? Ang ganda po. Pero ito po lagi kong ginagamit. Boom. So, itong boom na lang po ang ilang ang pipiliin ko, guys. So, okay lang po natin. Ayan po. So, okay na siya, guys. So, ang gagawin natin, balik po tayo sa media files. And then, file, tapos pinutin po natin yung file, then i-click po natin save project po. Tapos si save project, kahit anong pangalan po pwede natin ilagay. Ilagay po natin ang aking pangalan ay Deb. Tapos save po natin. So ay na save na guys, then mag-i-export po tayo.
Then, ito po ang lumalabas, usually, ito po ang lumalabas talaga, guys. So, dahil tayo hindi po tayo nakalagin, ito po, click po natin tong click here na naka-highlight, naka-highlight. Naka-highlight po ng green. And then, ayan, lumalabas na naman po siya, unactivated. So, hindi po natin ito magagamit and we'll go to the below. Yun po ito tayo sa license code and let's click the highlighted po na click here. Ayan, ayan po. And then, papatayin ko lang po ang aking internet. Kasi hindi po tayo makakapag-export or activate. So, ayan guys, as earlier, bago po ako nag-start, meron na po akong ganyan. Nag-ano na po ako ng activation key. So, ayan guys, naka-highlight na siya. Then, ikakopy ko na lang po siya. Ayan po, nakaka-highlight na yan guys, is registration code. License po yan guys. So, registration code. Then, control B to paste. And then, punta tayo ulit doon, i-highlight ulit natin yung license email. Then, control C para magka-copy po tayo. And then, control B ulit para ma-paste siya. So, activate natin guys. So, ayan guys, has been registered na siya. So, i-okay na po natin. So, ayan, lumabas niya siya. And then, i-on po natin ang ating internet. Para tayo po yung makapag-export na. Then, balik po tayo kay Filmora, guys. And then, ito na, export na po natin. So, yan yung format, guys. Sa unang tutorial ko, yan po yung pinaka-ano niya. Yung format, laging MP4. Then, yung pong pangalan, kahit anong pangalan po, po pwede po. So, lagay ko dito is Lakay. And then, yung save to po is desktop po natin, ang location niya palagi kasi hindi po yan mag-o-open sa ibang location po ng ating PC or ng ating laptop. So, yung sa settings, wala po akong ginalaw. Ayan, as it is po siya, then export na po natin siya guys. Ayan, so mabilis lang po. Parang si Flash lang yan kasi maiksi lang po yung ginawa ko guys. Pero pag mahaba-haba, it takes time din po guys. So, ayan, tapos na siya, then let's find the target. Ayan. So, ayan na siya. Ayan. Ayan, guys. Meron yung mga effect-effect niya. Effectus. So, ayan po yung mga effect na nilagay ko. So, ayan na si end credits. Ayan. So, ayan guys. Close na natin. And, I hope guys, na may natutunan po kayo sa aking vlog sa, or sa aking tutorial guys. And, ganun lang po ka-easy po maglagay ng subscribe button. Sa mga, may nagtanong din po sa akin kung paano po siya maglagay. And, eto na po yung kasagutan po sa inyong katanungan guys. So, yan guys, maraming salamat po for watching my vlog and for subscribing to my YouTube channel. And sana po yung may napulot po kayong aral sa aking tutorial at maraming salamat po guys. Be safe always po and stay at home po palagi para iwas po tayo sa sakit palagi guys. Have a blessed evening guys. Bye!